Kumusta? Matagal din ako hindi nakapag-vlog simula nung andito yung husband ko. Hindi niya din kasi talaga gusto na lagi akong nakakamera. Siya yung tao na walang hilig sa mga picture at ayaw din ang vlog na kasama siya. Kaya naman nire-respeto ko na lang din siya sa ganung mga bagay. Ang maganda lang din naman ay di niya naman ako pinipigilang mag-vlog. Basta wag ko lang siyang pipiliting isama sa mga vlog ko. Eto nga at dumaan na ang Pasko at bagong taon at delayed na nga ako ng 2 weeks. May picos ako kaya naman para sa akin ay normal lang na nade-delayed ako ng ilang linggo. Pero may kutob kasi ako na may kakaibang nangyayari sa katawan ko. Madalas akong mahilo at kakaiba yung sakit ng balakang ko. Kaya naman naisipan ko nang bumili nitong pregnancy test. At ito nga yung unang result, meron siyang faint line na halos hindi makita. Kaya naman inisip ko baka prank na naman to tulad ng mga nakaraang PT ko na false positive. Kaya naman sinubukan kong mag-PT every 3 days habang di dumadating ang dalaw ko to make it sure na talagang false positive siya. Gusto na daw talaga ng husband ko na magka-baby kami pero ayaw niyang masyadong mag-expect baka daw kasi ma-prank na naman daw siya at mag-false positive tulad nung huling uwi niya. Di ako masyadong marunong gumamit ng ganitong PT kaya binasa kong mabuti yung instructions para sigurado na tama ba yung ginagawa ko. Every morning pala ako nag-PT pagkagising ko. Hindi ko alam ang feeling ng totoong buntis, kaya naman nagsisearch ako lagi sa Google ng mga early sign of pregnancy. At this time medyo lumilinaw na yung positive line at wala pa rin yung period ko. After 2 days bago kami umuwi ng Quezon ay nag-PT ulit ako at lumilinaw na nga siya ng lumilinaw. After 3 days ay nag-PT ulit ako at positive na nga talaga siya. Gumamit ako ng ibang brand para malaman kung consistent ba talaga ang magiging result. Ito nga ang pang-apat na resulta ng PT ko. Pagkabalik namin ng Manila galing Quezon ay nagdesisyon na nga kami ng husband ko na magpa-check up sa OB. Gusto ko ding malaman kung buntis ba talaga ako or ano bang nangyayari sa loob ng katawan ko. Sa mga moment na to ay excited na din itong asawa kong malaman kung tatay na daw ba talaga siya. Bago pala kami umalis ng bahay ay nag-PT ulit ako at ito ang pang-5th PT ko. At malinaw na nga talaga yung 2 lines. Maaga kaming nakarating sa ospital dito sa Medical City. Kaya naman pagdating ng assistant ng OB namin ay pinaproceed na muna kami sa ultrasound. Mabilis lang naming nakuha yung result, mga 15 minutes lang. At bumalik na agad kami sa clinic. At ito nga, gestational sac pa lang yung nakita. Based sa last menstruation period ko sa normal na cycle, ay dapat ay 7 weeks na akong pregnant. Kaya lang dahil may PCOS ako at irregular ang period ko, ay late ang aking ovulation. Kaya sa actual ultrasound, ay 5 weeks pa nga lang akong pregnant. Sa mga moment na to, ay diniscuss ng OB namin na too early pa to detect sa ultrasound yung baby namin. Kaya naman pinabalik ulit kami after 2 weeks for second ultrasound. Mabait din yung OB namin. Siya yung doctor na walang paligoy-ligoy pero di ka madadown. Kaya naman sinabi niya sa amin na maganda din na ipag-pray namin na sa second ultrasound ay makita na nga siya. Nagtanong din kami kung ano naman yung negative minsan na result sa gestational sac lang. Kaya diniscuss ng OB namin na minsan daw ay may mga cases na di tumutuloy yung embryo hanggang gestational sac lang. Pero syempre sabi niya nga sa amin na wag naman sana. Kaya ipag-pray na lang daw namin na healthy si baby since masyado pang maaga para mapunta sa ganung bagay. Kaya naman habang iniintay namin ng 2 linggo para sa second ultrasound, kami ng asawa ko at mga malalapit naming kaibigan kasama ang aming pamilya ay super pray din na maging healthy si baby at maging maganda din ang kanyang heartbeat sa second ultrasound. Kinakausap ko din lagi yung chan ko na magpakita ka na baby sa susunod para happy na din si daddy mo. Dapat nga ay departure na ng hubby ko ng February 3 kaya lang dahil gusto niya ding masigurado na safe kami ni baby ay nagparibok nga siya ng ticket hanggang sa matapos ko yung second ultrasound. Sound ko. Ito na nga, nagpakita na si baby. May embryo na, yolk sac at maganda din ang kanyang heartbeat. Kaya naman sobrang happy naming mag-asawa at super salamat sa Lord. After nga ng check-up ko ay bumili na din kami agad ng mga nireseta na vitamins ng OB ko at binigyan niya na din ako ng baby book. At para sa mga susunod pang update sa aking pregnancy ay huwag kayong magsasawang manood ng aking vlog. See you!